Ayo, what's up mga guys? Breaking news tayo. Magandang umaga. Tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Eto guys, former Senator Laila De Lima turns emotional after being granted bail. Ako po, napalaya na. Lalaya na si Senator De Lima na pagbigyan ng bail. Nak naman. Ilang taon sa kulungan at napagbigyan na rin na bail as of 3:45 p.m. November 13, 2023. Ayan, na-grant na po ang bail kay Laila De Lima at emotional nga sa kanyang pag-grant. Muntinlupa Courts allows De Lima to post bail, sabi ng kanyang lawyer. Ayan. Published November 13, 2:48. Updated November 13, 5:16 p.m. Police officer escort former Senator Laila De Lima as she arrives at Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 on Monday, November 13, 2023, to attend a hearing on the remaining drug case filed against her. A Muntinlupa court on Monday allowed former Senator Laila De Lima to post bail in her remaining drug case almost 7 years after she was first detained. 7 taon na ba? Oo, kasi panahon ni Pangulong Duterte, meron na palang 7 taon. First year ba ni Duterte noon? 7 taon na, nakalagay eh. Almost 7 years. Magpipitong taon. Yun. Kasi mahigit 1 taon na itong yan na nga, 'di ba? Yung sinasabi noon na gusto rin ni PBBM na palayain na rin itong si Laila De Lima. Ayun, kumusta naman kaya ang ating idol? Sana mabigyan na rin ng desisyon. Desisyon na ang inaantay natin kay idol. In a message to reporters, Attorney Bonnie Takarardon, De Lima's legal counsel said, the Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 206, granted De Lima's motion for reconsideration on her bail petition. Ayan na nga. Ayan at meron tayong papanoorin dito. Itong, ayan, tingnan natin ha. Tingnan natin kung makikita natin ito. Ayan, oh. Play natin. Ayan, si De Lima, oh. Ayan, si De Lima. Masalamat. Ayan. Thank you. Salamat. Thank you, Mr. President. Come on. Oh, it's here tonight. It's not dinner tonight. Pumasok na ba? Pumasok na ba? Tonight. Mom. Mom, before, after ako. Ray, at last. Yan ang title ng column ko. Nasulat na. For tomorrow. At last, ma'am. Maganda tayo, ma'am. Wala, hindi ka napapansin eh. Mama, mag-selfie lang ako na eh. Kaya natin yun. Basta tayo ito na. Yoro! Yay! $300 per person. $300 per person yata ang babayaran, ha? Oh? Yun ang naririnig natin, eh. Dating Senator Laila De Lima niyakap ng kanyang mga abogado
kaanak at mga kaibigan matapos payagang makapagpiansa ng Muntinlupa Regional Trial Court. Ayun. Courtesy Office of Former Senator Laila De Lima. Ayun. Ayun na nga. Ang plus report natin, ang tingnan nga natin kung meron pa dito. Meron ditong nakikita ko dito, ABS-CBN naman. Ayun. Ito'y matapos payagang makakalaya na si dating Senator Laila De Lima. Ito'y matapos payagan ng Muntinlupa Regional Trial Court na makapagpiansa. Ayan. Makapagpiansa. Sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Ayan, yan na nga. Ewan ko kung bago. Ay, oh, tama. Bago ito na ano. Bagong picture ito. Oh. Bago ito. Bago. Kasi yan yung ano kanina dun sa ano eh. Yung sa isa. Yan din yung ano. Oh. Talagang lalaya na si Madam Laila. Oh, ito naman. Pakinggan natin itong sinabi ni Senator Bato. Pakinggan natin ha. Ayan si Senator Bato kasi baka ito kasing ABS-CBN nagka-copyright ito kaya papakinggan lang natin. Tatanggalin ko yung video. Nagka-copyright po kasi itong ABS-CBN eh. Ayan, pakinggan natin ang sinasabi ni Senator Bato patungkol dito. As I have said, I respect court decisions, as I always also observe separation of powers. So, respetuhin natin kung sa decision ng court. So, sir, kasi na-dismiss kayo yung unang tatlong kaso niya, tapos ito nakapagyan. So, ibig sabihin, sir, may na yung mga kaso na sama sa kanya nung nakarang administration. So, what does that speak of the prosecution, sir? I cannot really say with certainty na mahina yung kaso because it withstood the time of President Duterte's term, di ba? After his term, ito na ngayon, dandahang na di-dismiss at nabibigyan ng break. So, hindi ko masabi. Does it mean na malakas siya noon? Tapos ngayon, humina na? Hindi ko masiguro. Because the facts are the same. The circumstances behind the case are still the same. So, hindi nagbabago. Sabihin whether, sir, yung trial case? I don't know. Weather lang. I'm not implying something. You are the one asking this question. Sir, I'm saying I respect the decisions. Sir, you respect the decision of the SC, but do you agree with it, sir, that she deserves na mag-bail at makalabas na at this point in time? No, we can sabi niyo, sir, nung time ni Pangulo Duterte, malakas yung evidensya laban kay Senator. Well, being an anti-drug advocate, under charges are about drugs, di ba? So, para sa akin, dapat it has to go through. Kailangan itry dapat. Dapat tapusin yung... Ayun, at ayun na nga ang nangyari sa mga balitang yan, nirerespeto umano ni Senator Ronald De La Rosa ang desisyon ng korte na makapagpiansa si dating Senator Laila De Lima. Magpiapiansa pa lang po, hindi pa po napapawalang sala. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kaso, pero pinagbigyan na siyang makapagpiansa para makalaya muna siya pansamantala.
Hindi natin alam kung kailan didesisyonan yan. Pero ibig sabihin, makakapagpiyansa na siya, makakalabas na siya, makikita na sa publiko. Pwede na siya magpakita sa publiko. I respect court decision as I always observe. Separation of powers, respetuhin natin kung ano ang desisyon ng korte. Iyan po ang sabi ni Senator Bato. Ayan naman, ayan naman. At dito naman sa isa, former Senator Laila De Lima in tears after her petition for bail is granted by the court. De Lima has been in detention for more than 6 years. Ayan, more than 6 years naman. Pakinggan nga natin ang kanyang sinasabi dito. Nagkakaguluhan si Madam Laila De Lima. Ayan, nagyayakapan. Ayan yung mga PDL, mga testigo. 300,000. Akin na to, ha? Ayun, 300,000 lang daw ang bail bawat isa siguro dito sa ano yung 300,000 lang ang pang-bail niya? O 300,000 bawat testigo. Kasi ang alam ko ganun eh, bawat testigo babayaran eh ng 300,000, parang kasi kay Idol 500,000 noon eh. Isa lang yung testigo ah. Eh hindi pa rin pinagbigyan. Yun ang matindi ron. Isa lang ang testigo na ayaw magpabayad ay hindi pa rin pinagbigyan. Eh ang alam kong nasa tama eh tatlo. Kailangan at least 3 na testigo na ayaw magpabayad kung para hindi i-grant ang bail. Ewan ko kung ilan ang ano dito. Yan, oh, nakikita natin itong PDL na to. Nakaposas pa kanina. At yan siguro ang babayaran ng 300,000 each yung mga PDL na yan. Marami sila, oh, tatlo. Ayan, tatlo na yan. Tatlo na yung nakikita natin dito na PDL, ha. Ang alam ko, bawat testigo yan, eh. 300,000. Ang isa, sabi, nakalagay niya kanina, eh. Ha? Ito po si Senator. Ito po siya, oh. Pinagkakaguluhan dito. Kino-congratulate. Yan po si Senator Laila De Lima. Alright? Tingnan natin kung may... 300,000 lang yung mga band niya sa amin na lang. 300,000 lang sabi niya. Eh, baka 300,000 lang lahat. Eh, murang-mura lang yan. 300,000. Kasi bumaliktad na yata yung mga testigo eh. Parang binawi nila. Kaya humina na yung ano testimonya. Dahil 'di ba si sino yung unang bumaliktad noon? Si Ragos yata, tapos si Kerwin Espinosa. Tapos ewan natin itong mga ito kung bumaliktad na rin. Yun. Baka yun na nga ang nangyari. Bumaliktad na yung mga witness. Kaya nagrant na yung bail. At tingnan natin kung meron na ano, merong sasabihin dito si Senator. Sir, madami na
Di ba yan na yung ano noon, premonition noon nung nagsalita si Pangulong BBM na parang palayain na si Leila de Lima? Ayan, ayan na nga ang nangyari. Parang gusto pa nila noon na house arrest na lang si Leila de Lima at ito na nga ay natuluyan na nga pong makakapag-bail. Ayan guys, yan po ang ating plus report. Breaking news, ayan, makakapagpiansa na po si Leila, dating Senator Leila de Lima. Alright guys, kaya hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carino LTV muling magbabalik.